Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa lahat ng mga bansa ang iyong liwanag na walang hanggan sa pagpapakita ng iyong Anak. Kaming sambayanan mo ay makasamba nawa sa Kanya hanggang kami ay makaharap sa liwanag na walang wakas sa pamamagitan Niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napopoot naman sa Kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na Kanyang nakikita ay hindi Niya maibig, paano Niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa Kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad sa Kanyang mga utos, at hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo
sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Sa tuwi na siya'y idalangin nitong bayan, kalingainawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Nawaya ang kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalanging, Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinaguga at dinakilat siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat kinirang niya ako
upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipakayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakikita upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil at ipakayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nililon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lakad at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa unang pagbasa ng ating misa ngayong umaga, ang sinabi ng Panginoon, ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Sa makatuwid, kung mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang isa't isa. Mag-iibigan tayo, mamahalin natin ang ating kapwa, mamahalin natin ang lahat ng tao. At bilang pagmamahal, lagi tayong naglilingkod, nagkakawanggawa, tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya, patunayan natin ang ating totoong pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Lagi tayong naglilingkod. Lahat ng nangangailangan ng tulong, abutan natin ng tulong. Lumapit tayo ngayon nang may pagtitiwala sa Ama ng Anak na si Jesus na nagpakayag ng taon ng kabutihang loob ng Panginoon sa sinagoga sa Nazareth. Ang ating tugon, Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang buong simbahan naway patnubayan ng halimbawa at mga aral ni Hesukristo sa pangangaral ng mabuting balita, manalangin tayo. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga nasa pamahalaan,
Naway pangatawanan ang kanilang tungkuling pangalagaan, ang kapakanan ng mga dukha at mga pinabayaan ng lipunan. Manalangin tayo. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga nararapat na hakbang upang ang ating buhay ay maitugma ayon sa mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit naway madama ang nakapagpapagaling na ginhawang dulot ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pangangalaga at pagkalinga. Manalangin tayo. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na ay magtamunawa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Makapangyarihang Diyos, isinugo mo ang iyong anak na si Jesus upang mag-alay ng kanyang buhay para kami ay maging malaya. Iligtas mo kami alang-alang sa kanyang pagpapakasakit at ibalik mo ang kaayusan at kapanatagan ng aming mundo sa pamamagitan ng aming pakikipagkasundo sa iyo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming pag-aakin na iyo na ring ibinigay para kami ay maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mo na di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang kanyang sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kakalikalina kahit ikaw ay lingit sa aming mata. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakot ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago
at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapa na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa. Jose, aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birkin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
puso. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mo na ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you.